Neil Ramos of Tempo. Grabe sir. Ano nga po, Neil Ramos na po. Unang question sana po para kay Mr. Arnold at Ms. Susie. Ating mga original host po. Sir, ito nga po po. Yan. Bilang mga original host po, sa tingin mo, through the years, sir, ano yung na-establish yung tatak? Tatak unang hiri. Both po. Na-establish na tatak ng unang hiri? Yes, sir. Parang ito, yung naranasan po natin ngayon dito. Fun, and syempre, yung balita. Yung dalawang component po yun ng unang hiri. Na through the years, hindi naman po nagbago yun. Yung pasaya ka, at the same time, malaman nila kung ano nangyayari sa kanilang paligid. Lalo na po sa umpisa, ang talaga inaabang sa amin yung may pasok pa o wala. Totoo po yun. Dahil minsan, pag inisip niya yung umaga po namin, mga bata po yung audience, no, maagang papasok. Tapos sila tatay, naghahanda magkrabaho, sinanay, naghahanda ng kanilang mga bahon. So yun po yung audience na iisip lagi namin na sa umpisa pa lang ng pagising nila, good vibes na. Para madala nila sa buong araw. So yun yung hamon din sa amin na sana maibigay din namin yung simula ng umaga nila yung masaya at may kaalaman. Salamat sir. Kaya po Ma'am Susie. Ako naman yung tatak ko ng hirit at sa good balance kasi. So kumbaga pag nanonood sa umaga, mayroong inahabangan ng mga nanay, may inahabangan ng mga tatay, ng mga anak nila. And through the years, nakita namin how much they appreciated us. So pagkunwari nakita namin sila ngayon may mga trabaho na, yung iba doktor na, yung iba mga professional na, yung iba nagiging guest namin sa unang hirit. At sinasabi nila na kami ang kasama nila tuwing sila'y naghahanda palang papasok sa school. Tapos nung nagkakaroon sila ng opportunity na ma-meet kami, parang part na kami ng buhay nila. So, tatak siguro ng unang hilat yung maging kasalo ng bawat Pilipino sa umaga, araw-araw. Thank you for that nice question. Laban mo. Thank you po. May follow-up po ako. Ha? Kasi may mga bago silang kasama eh. Kayo, mga bago kasama. Gusto ko lang po malaman yung ano masasabi ko sa mga bago niyo pong kasama. Yung totoo po. Yung inexistent. Yung inexistent. Nagulong gastos. May malakas pa. Parang kung may mga anak ni Susie na pinapalaki. May ating cellphone lang. Opo. Pero natutuwa kami kasi nakikita din namin yung sarili namin sa kanila nung 25 years younger kami. Ganun din kami kasipag, hindi man ang bago. Natutuwa kami na enjoy po sila sa pagsama sa amin sa unang year. Kami din, marami kami natututunan sa kanila. So kung kunwari, itatanong sila sa amin ng mga whatever tips or new information, kami din, dahil mas bata ka sila, mas aware sila yun, so mas alam nung kabataan ngayon. So sila din nag-tutu sa amin. Such a good two-way street. We really learn from each other. We're so happy to have them nakasama sa show namin. Plus, ang masaya everyday, iniintay namin kung anong bago namin TikTok. Kasi sinasama po nila para, alam niyo yung generation gap ba? Na masaya, nakakabata po silang mga bago. Nakakabata po. Nakasama si attorney sa TikTok, ha? Attorney, paano ka nila napapapayag? Enjoy sila, it's just a barkada lang, di ba? So, pag nagkakayayaan, why not? Diba? So, marami din natutunan. Always game si attorney. Yeah, why not? Life is short. We should have fun. That's right, that's enjoy right. Enjoy life. Thank you. Thank you, Paul. Thank you, Sir Neil Ramos of Tempo. Now, moving on from our next question will be coming from Sir John Bueno of Gumacao.com. Hi. Yeah. 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 First of all, thank you so much for the prize earlier. I'm really enjoying what you're doing right now. And first of all, congratulations also. So 25 years of my question is for Ms. Susan. I hope you don't mind me asking. Ang dami niyo pong kinocover sa labas. Usually you're outside, you're covering really hard-hitting news, and some are light-hearted too. But what is the most challenging one by far na ginawa ninyo for Unang Hirit? Ang pinakamabigat dyan, anong punta mo ng takloba para mag-cover ng Yolanda, you know, the super typhoon Yolanda. Kasi pagdating ko doon, day after eh. So, pagdating ko doon, ang dead bodies, a
natural lang naman sa tao na ikaw malulungkot, sasaktan ka. But nevertheless, ang doon na ito report, maging objective ka sa lahat ng nakikita mo. But kahit ano yung nararamdaman mo, isi-set aside mo yun. Because you're there para mag-report ka talaga doon sa gaano ba yung extent ng damage sa lives, properties, doon sa lugar na sinalanta ng Yolanda. So it doesn't matter kung nag-stay kami doon ng ilang days at natulog kami sa barko, sa open space, because we lang yung ano. Kahit gano'n yung sitwasyon, I'm always grateful dahil sabi ko nga sa history, happening before my eyes, at yung nakikita ko yung mga gano'ng nangyayari, something na hindi naman lahat ay privilege na ma-experience. Eh, so, sabi ba, kwento din po yung kanina nakita namin, yung nasa Vatican po kayo. How did you feel being in front of the Pope? Yung talagang naiiyak ko talaga, no? Parang tumatayo ba lang yung mukha? Kasi parang hindi naman lahat tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makita up close and personal si Pope Francis. And this, dahil akatoliko ako, so muski nung pumunta yata, pumunta siya dito, hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataon. Pero, nung pumunta ako sa Rome, doon ko pa siya nakita. Of course, yung nakita ko rin yung kay Padre Pio. Pumunta rin kasi kay Padre Pio. Yung mga ganong klase ng experience, ano yun, priceless yun. At talagang hindi mababayaran ng kahit yung ba. Yung mga ganong karanasan na hindi naman nararanasan ng bawat isa sa atin. Sa susunod na mga, of course, na taon ng unang hirin, magkakaroon pa po po ng mas malalaking balita. Sana magagandang malalaking balita. Sana! Magagandang malalaking balita sana. Alright. Thank you so much. Thank you.